Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Papayagan pa rin ang Department of Education ng distance at blended learning sa lahat ng pribadong paaralan pagkatapos ng November 2. Sa inilabas ng DepEd Order No. 44, inamyendahan ng kagawaran ang School of Calendar of Activities para sa taong 2022 to 2023. Pwede rin magpatupad ng blended learning modality ang mga pribadong eskwelahan, depende sa mapipili nilang araw. Samantala, simula sa November 2, required nang mag-transition sa 5 days in-person learning ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Exempted naman dito ang mga paaralan na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, sisimulan na ng Department of Agriculture ang pabibenta ng mas murang presyo ng asukal. Pwede makabili ng 70 pesos per kilo ng murang asukal sa Kadiwa stores at mga opisina ng Sugar Regulatory Administration. Layon nito na makapaghatid ng asukal o ng murang asukal sa publiko, lalo na tumataas na mga bilihin. Una nang magugunitang pinayagan ng ahensya ang pag-i-import ng mahigit 33,000 metric tons ng asukal sa bansa upang matiyak ang supply sa merkado. Pinuri ng ilang mambabatas ang paglalaan ng mahigit 500 million pesos na pondo ng Department of Budget and Management sa programa ng Department of Health na naglalayong magtulungan o matulungan ang cancer patient. Ayon kay Northern Samar Representative Paul Daza, patunay ito na maaaring mapalawig ang sakop ng Cancer Control Act at Universal Healthcare Act. Positibo ang mambabatas na hindi malayong maging libre ang cancer at healthcare treatment sa bansa sa hinaharap. Una nang tiniyak ng DBM na ang pondo sa Cancer Assistance Fund ng DOH ay maaaring magamit hanggang sa katapusan ng 2023. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pakot. Dagang salamat, Joshua. Ginaplastar na karon sa provincial government sa Davao Oriental ang mga nagkadayang proyekto o programa sa pagpalambo sa turismo, ilabi na karon nga formal nang gideklara isip insurgency free ang maong probinsya. Sumala pa ni Davao Oriental Governor Cora Malanyaon. Daghan kay ang ikasigarbo ng mga nindot nga tourist attraction ang maong probinsya sama sa mga pristine beaches, nindot nga mga bukid ug uban pa. Pinaagi sa pagpalambo sa turismo gilauman sa mga daghang mamuhunan niatong adlaw Biyernes, Oktubre 14, 2022, pinaagi sa pagpalupad ug kalapati, gideklara na nga insurgency free ang province sa Davao Oriental. Usa kini ang pinakadakong kalampusan sa mga probinsya sanglit aminado ang ilang provincial government nga usa kini sa hinahimong babag sa paglambo sa lang ekonomiya sanglit duna gayoy mga pagduwa-duha ang mga investors nga mubo-ubo og negosyo dinhi. Gitimbaya usab ni Department of National Defense Secretary General Jose Faustino Jr. ang provincial ug municipal government sa Davao Oriental tungod sa mga programa o proyekto nga gipatuman alang sa pagkabot sa kalinaw silang lugar. Giawhag usab niini ang katawhan nga padayong suportahan ang gobyerno aron magpabiling insurgency free ang ilang probinsya. Niatong 2008 duna nay 5 ka mga guerrilla fronts ug 3 ka mga pulang baga ni command na nagalihok sa Davao Oriental. Tulungan ito ng mga ating mga local chief executives at the provincial level and the municipal level. Hindi makiklear ng buo itong Davao Oriental kung hindi nag-contribute ang ating mga katabing itong buong Davao region. And of course, isama na natin itong Agusan del Sur at itong Surigao del Sur. Samtang lechon treat ang gihanyag sa barangay komunal sa Davao City ngadto sa ilang magin sa kupang residente hasta na usab sa kasikbit nila nga mga barangay at sa pagsaulog sa araw ng barangay kagahapon diin ang 50 ka malamiang lechon dungan nga gisaluhan sa tanan. Kini ang gipakaon naton sa selebrasyon sa ika-22 nga araw ng barangay komunal. Gisuta sa mga judges kung asa sa 50 ka lechon ang pinakalami. Sumala pa ni Kapitan Mark Galvez na anda na gayod na sunod sa siyam katuig nga magpakaon og daghang litsyong baboy matag-adlaw. Matag-araw ng barangay komunal, sanglit pagpakita usab kini silang suporta sa mga backyard og hog racers sa maong barangay. Ang selebrasyon giablihan dili lamang sa mga ginsakupang residente, apan sa tanang mga kasikbit nila nga barangay. Gawa sa Davao Lechon Festival, nagpahigayon usab sila og laing aktibidad ang barangay sama na lamang sa Little Miss Barangay Komunal ug uban pa. Ang gihimo, gitagaan ako sila og cash assistance, budget para sa ilaha, and then sila na ang mag palit sa lechon or sila ang magluto sa lechon.
kay naapod siya ay kanabang pa-premium kung dyan itong pinakagwapo, pinakalami, pinakahinlo o pinaka-crunchy nga lechon nga ma-present dere sa ito. Mugmaw ka ito mga nagunang mga balita. Gikan din sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Balikan nimo, Joshua. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia. Magandang hapon.